Okay, good morning everyone. So ang topic natin for today is demonstrate understanding of the 4 M's of operation. So ano ba yung 4 M's of operation na to? So wait lang, accept ko lang yung mga classmate niyo. So before we start, magpe-pray muna tayo. Kalinday? Kalinday or kainday to? Nasaan si Miss Colin? Kainday po. Ah, kainday. I'm sorry. Medyo maliit kasi yung mga font dito. So, okay. Miss Colin, kainday. Can you start the prayer now? Can you lead the prayer? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy be to the Father, Son. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not lead us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Holy Spirit. Okay, thank you, Miss Colleen. So, mag-start na tayo sa topic natin. So, alamin natin, ano ba itong mga forms of operation? But ang dami nila, di ba? Yung last time is smart, then pest, and SWOT. Actually, importante kasi lahat ng mga yan sa business. So, pag nagbi-business kayo, dapat alam nyo yung mga yan. Pati itong 4 M's of operation na to. So, ano ba yung mga 4 M's of operation na to? Una ay manpower, which is important, di ba? Sabi dito, manpower, personal, or laborer should be listed accordingly from the managerial position, supervisory position, to the staff or workforce needed in the operation of the business. So, itong mga manpower mo, ito yung mga employee mo. Employee. Sila yon. Manpower ang tawag sa kanila sa entrep. Manpower sila. Bakit manpower? Kasi sila yung nagtatrabaho para sa'yo, di ba? Nag-work sila. Para mapabuti din yung company mo. Kaya nga, manpower. So, sabi nga dito, managerial position, supervisory position, to the staff or workforce needed in the operation of the business. Kaya kung makikita nyo dito sa picture, iba't iba sila. Di ba? May engineer, ayan, merong ano, manager, meron sa mga distributor, ayan. So, meron sa construction firm. Manpower ang tawag sa kanila. Pag nasa loob na ng company, usually tinatawag na employee siya. Employee. Pero, as a whole, manpower sila. Kung pag tinanong kayo ilan yung manpower mo sa ganyan, sasagutin nyo sa ganito yung manpower ko. Pero, ang pinaka-formal talaga is employee. Formal term yun. Sa layman's term, actually, manpower talaga ang tawag. Pero sa formal, is employee. Then, itong personal din, personnel, is employee lang din yan. Or pag sinabing laborer, so employee rin yan. Pero pag sinabi kasing laborer, ito yung mga, ano, yung nagtatrabaho ng mga medyo mabibigat na work talaga. Tulad sa factory, tulad sa mga farming, fishing, laborer ang tawag sa kanila. Then, susunod na tayo. So, alam nyo na kung ano yung manpower, employee to, ha? Importante yan. Sila ang tumutulong sa'yo para sa business mo. Di mag-work ang business mo without them. Di mo naman kayang lahat, di ba? Di yung ikaw yung boss, tapos ikaw rin gagawa ng ano lahat, di ba? Kaya nga meron kang employees to help you din. Sabi ko nga sa inyo, iba na ngayon. Modern management na tayo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isang gagawa. Then, susunod na tayo. Qualification standards. So, may qualification yan. Ano yung mga yon? May 3 kinds of qualification, which is manpower, experience, and academics. Ano yung manpower? Sabi dito, this refers to the personality to a worker's trait, manners, values, the way he talks, appearance, and his overall physical attributes. Paano malalaman tong mga to?
That's why sa resume niyo or curriculum vitae, nandoon yung character reference mo. Tatawagan nila yun. Ano bang klaseng tao yung estudyante mo or yung empleyado mo, tatawagan nila. Tatanong nila kung nagtatrabaho ba siya ng maayos, masipag ba siya. Then titignan mo siya pag nag-apply siya, yung way of ano niya, pagsusot ba ng damit, paano niya kine-carry yung sarili niya, paano siya magsalita. So importante 'yan, kaya sabi ko sa inyo, ngayon pa lang senior high school kayo, improve yourself na. If nahihirapan kayo sa English ngayon, improve nyo yung sarili nyo. Practice lang. Ako, to be honest, di rin ako ganun kagalingan sa English nung high school ako. Ang ginawa namin ng best friend ko is nakipag-communicate kaming dalawa in English. Kahit nabulol-bulol kami, kahit barok-barok pa yung English namin, go, gora lang. Kasi, na-realize namin na kailangan, importante siya. Pag nagtrabaho kami, paano yun? So, yun, nagamit naman namin. Ngayon, nagagamit ko din. So, pagtuturo, di ba? So, yung best friend ko din, nagamit niya din kasi nakakapag-apply siya sa call center before. And then now, nasa admitting na siya, which is front desk yun. So, marami siyang kinakausap, etc. So, ako naman, teacher naman, oh. So, importante yun. Huwag kayong mahihang magsalita. Ako, ina-encourage ko rin yung mga estudyante ko na magsalita sila. Kasi, parang mag-practice din sila. Kasi, pag nagtrabaho, kailangan talaga yan. And when you're working kasi, mayroon ng trabaho na as a team eh. Hindi na individual, meron ding individual eh. Meron din teamwork, meron din work as a team talaga, as a group talaga. May group work sa isang trabaho. So, importante talaga na ngayon pa lang na senior high school kayo, i-improve nyo na yon. Because, pag nagtrabaho kayo, magagamit nyo talaga. Then, experience na tayo, experience. This refers to the length of working experience in relation to the job criteria required as a worker and also that a worker applied for. So, itong qualification standard na to, itong tatlong to, nasa resume lang sila. Experience, ayan, ilalagay mo. Nagtrabaho ako sa munisipyo ng ganitong year. Kung kailan ka nag-start at kailan ka natapos. So, sabi ko nga sa inyo, tandaan nyo kung kailan kayo nag-start at kailan kayo natapos sa trabaho ninyo. Kasi ilalagay nyo yan sa resume ninyo. Titignan yan ng mga human resources or HR kung ano yung working experience mo. Then, tatanungin ano yung mga experience mo. Ikukwento mo na ganito yung trabaho ko, ganito yung years nang nagsimula ako doon, ganito yung job description ko, ganito yung work ko. So, explain mo doon dun sa experience. And, pag nakita ng HR yan, na kung may experience ka, i-hire ka nila. If wala kang experience doon, pwede rin naman na i-train ka nila. Na dalawang bagay yan. Pag nakita ng HR na okay ka, qualified ka, kahit na wala kang experience, if willing ka talagang matuto, then kukunin ka nila. May mga ganong kasing company, kahit na minsan wala kang experience, may nakita sila sa'yo na sa palagay nila na mag-i-improve ka talaga dun sa work na yun, or kaya kailangan na talaga dun sa position na yun, then kukunin ka nila. So, sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, ayusin nyo na yung pag-aaral ninyo, then i-improve nyo na yung sarili ninyo, dahil magagamit nyo yan in the future. Then, academics na to. This refers to the worker's academic qualification or the educational attainment required to perform the job better. So, pag, kumare, pasado ka na ng CPA ka na, pasado ka na doon sa board exam na yun, kumare, kailangan nila ng ganun, then, papakita mo lang yun, lalagay mo lang sa resume mo. Makikita naman nila. Basta, ang mga qualification standard na to, nasa resume lang lahat yan. Except sa number 1. Kasi, ang number 1 is,
talagang verbal, talagang personal ka na lang titignan. Or kaya over the phone, tatanong nila na kung anong klaseng worker ka, ganun. So malinaw na to. So magtatanong ako, no, bago tayo pumunta sa isang slide. Okay, sige nak, na okay. Pagaling na lang siya. Sabado, Clarice, Sabado? Ano ang experience? Yung pong mga ilalagay pa yung mga previous job na tinabaho niya po. Okay, thank you, Miss Clarice. So, Garcia? Charmaine? Charmaine ba? Tama ba? Okay. So, ano ang manpower? Yung ano po, employee, sila yung nagtatrabaho para mapabuti yung business. Tumutulong po. Okay, thank you. So, Bea Pascual. So, ano yung manpower under qualification standard? Yung ano po, personality po nung worker, manners niya po, tsaka po yung the way na pananalita niya po, and appearance. Okay, thank you, Miss Bea. Bansil, Andrea? Ano yung academic? Yung po, kung saan po sila natapos po na pag-aaral po, ililista po sa resume po, tsaka po yung trabaho po nila, kung ilang years po sila doon. Okay, thank you. So, pupunta na tayo sa next slide. Machine. So, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Pag ang ano nyo is, for example, yung mga lapis, ayan, di ba? Meron silang factory para dyan. So, importante na yung mga machine ninyo is tinitignan nyo if nagpa-function ba ng maayos para hindi masira or hindi maano yung mga trabaho ninyo pag-produce nyo ng product. Kasi yung mga machine, ang lifespan talaga nila is usually is 5 years. 5 years talaga. So, ikaw na sa company owner noon, is chine-check nyo yan every now and then yung mga machine ninyo. Nililinis yan dahil may safety ano tayo, di ba? Sa batas yan. Dapat naka-sanitation lahat yung mga ganyan. Dahil nagtatrabaho, meron din mga tao kasi dyan eh. Meron din kayong nagtumitingin sa mga machine. Yung mga taong nagtatrabaho sa'yo, nilalagay yung mga materials sa machine eh. So, meron pa rin manpower dyan. So, check mo kung okay ba ba yung machine. Check nyo kung umabot ba ng 5 years yung machine. I-check nyo din na yung paggawa ng mga product nyo na nakatulong ba yung machine na yon. Binili mo siya para makatulong sa'yo, di ba? So, nakatulong ba yung machine na yun sa company mo? Sa isang kasing may-ari ng ganyan, lalo na kung producer siya, kung ngari, ng lapis, ng chocolate, usually mga machine na yung di ba? Yung gardenia, ayan, mga machine na yan. So, tinitignan niyan nila, if, yun nga, okay ba yung flow? Walang sira sa mga machine na yun. Bago kasi sila mag-start, tinitignan nila lahat ng mga machine. Then, after nilang tignan, after nilang linisin, gagawin na nila yan. Kasi nga, nasa batas yan na kailangan yung safety first, sabi nga nila, di ba? So, permit yan. Pag kukuha silang permit, pupunta yung mga taga-munisipyo or kaya yung FDA, ganyan, dun sa lugar na yun. Para i-check if talagang nagpapalog sila ng protocol or process. That's why, importante talagang nagre-renew sila ng permit para yung mga customer, may tiwala sila dun sa company na yun. Kaya kayo, pag pupunta kayo ng isang store or isang anuman, is dapat alamin nyo kung talagang may permit sila. Kasi yung iba nang dadaya eh. Minsan, lalagay lang nila yung permit dun. Di ba sila nagbayad ng ano? So,
beware sa mga ganun. Dahil hindi sila dumaan sa tamang protocol or tamang process. Then, susunod is, ay, bago pala ako mag-ano dito sa machine, bago pa pumunta ng 5 years, dapat nakaipon ka na rin. Para if nasira man yung isa or dalawa doon, may pampalit ka. So, lipat na tayo. Dapat may budget ka for that. Pero meron naman talaga, diba? Sabi ko naman sa inyo, sa mga kumpanya, hindi nila hinayaan na wala silang budget sa mga iba't ibang ano nila. May budget pa. May tinatawag na operational budget eh. So, may budget sila dyan. Pero depende pa rin. Tulad ngayon, pandemic, yung budget ba nila for that is okay pa rin ba? So, hindi natin alam, di ba? If okay or hindi. If okay or hindi, di ba? Paano sila nakasurvive, di ba? Dahil alam naman natin, may budget dyan. Punti lang ang bumibili. Dahil yung ibang Pilipino is nawala na ng trabaho yung iba. So, pero ibang ano na yan, ibang topic na yung operational budget. Pero yun nga yung sa machine. So, method. Ito. Pangatlo is method. Kanina, manpower. Pangalawa is machine. Ngayon, pangatlo is method. Method to na. Sabi dito, manufacturing is the conversion of raw materials into finished product. The sequence of the operation should be clearly defined to ensure proper execution, thus assuring the consistency of the quality of the product. So, ibig sabihin, pag sinabi manufacturing, ito yung usually sa mga factory. Pero ang formal ano niya is manufacturing. Sila yung gumagawa ng product natin. Sila yung nagpro-process ng product natin. Kaya nga kung naalala niyo yung sinabi ko before, yung marketing at yung manufacturing, madalas magkasama yung dalawang yan. Para yung nasa marketing team, alam nila paano nila i-present or i-advertise sa iba or sa mga customer yung product nila. Kailangan nilang makita paano nagawa yung product, di ba? So, yun. Tandaan, ang manufacturing is dito nilalagay yung mga raw materials para maging finished product sila. Yung mga napapanood nyo sa Facebook, di ba? Yung paggawa ng bread, paggawa ng Crayola, paggawa ng lapis, paggawa ng brush, paintbrush, manufacturing ang tawag sa kanila. Kasi, papunta doon sa pinakamaliit na raw materials nila, naging finished product siya. Pagkapunta sa'yo, finished product na siya, gagamitin mo na lang. Di na yung ikaw ang gagawa. So, manufacturing ang tawag doon. So, ano ulit yung manufacturing, Mr. Mendoza? Mr. Chester Mendoza? Mendoza? San Antonio? Generica? Miss San Antonio? Mr. Jimwell Fernandez? Mr. Jimwell? Crayon? Catherine? Miss Catherine? Okay, thank you, Miss Crayon. So, materials, ayan. Yan ang pang-apat. Kanina is manpower. Pangalawa is machine. Pangatlo is method. Pang-apat ay materials. So, importante yung mga materials na gagamitin ninyo. That's why, minsan ng mga isang companies, nagka-canvas talaga yan. Tumitingin sila ng suppliers para sa mga yan. Sa Jollibee, ganun din eh. Meron silang pinagbibilhan ng manok, pinagbibilhan ng oil,
pinagbibilyan ng french fries lahat. Lahat ng mga yan, meron silang supplier. Para maging consistent yung lasa ng pagkain nila. At maging consistent dun sa quality ng product nila. Para kahit pumunta sa maraming tao, yung product nila is same pa rin. So, kayo, pag magbi-business, dapat tinitignan ninyo yung mga materials na gagamitin ninyo. At if di nyo makita yung mga product na yon na yung materials na yon, maghanap kayo ng ibang suppliers. Just in case, that's why nagpa-planning kayo, di ba? Kung wari, sabi nyo sa planning ninyo, itong product na to, pag wala, maghanap, ay ito, pag wala tayong materials na ganito, maghanap tayo ng iba, nakapareho niya. Pero the same, pero yung po-produce niya ay same pa rin. Same yung lasa, same yung texture, same yung itsura. Diba? Kaya nga in-example ko sa inyo yung mango slushy. Kasi nagpalit sila ng ano, ng Graham, diba? Nag-iba yung lasa. So, avoid nyo yung ganon. Dapat, if magpapalit ka ng isang product mo, wala talaga, or gusto mo makamura, maghanap pa rin kayo nung similar. Yung talagang, hindi naman kapareho, yung similar lang yan na para hindi mapansin ng customer mo. Eh, yun kasi, pansinin eh. Napansin ka agad. Talaga na, kakain mo doon, malalasaan mo ka agad. Na iba talaga. So, kaya pag nag-business kayo, mag-ingat kayo sa mga ganon. Dapat, kung ano talaga, kasi may customer na agad mapapansin pag iba yung product na nabili niya sa'yo. Kung dati mo pa siyang customer, regular mo siyang customer doon. Tapos makikita ng customer mo, iba yung ano, mapapansin niya. Kaya pag nag-business kayo, dapat consistent din yung product nyo. If ever na kailangan yung magpalit, dapat yung resulta, dapat hawig din nung, katulad din nung, or hawig din nung isang product mo na talaga yun. Na yun talaga, diba, ganun talaga yung product mo. Pare, ano kaya ang example? Kumare, gumagawa ka ng perfume. Kaso, yung paggawa mo ng perfume, yung packaging mo, is nag-iba. Pinalitan mo yung packaging. O kaya, pinalitan mo yung ribbon. Dati yung ribbon, ribbon na ginagamit mo, ganitong kulay, ganitong ano. Okay lang naman magpalit ka ng ibang kulay eh. Pero dapat, ano pa rin ng packaging mo, ka-ano niya pa rin. Tawag doon, ka-ano pa rin ng packaging mo dati, ka-itsura pa rin niya. Hindi siya, kahit iba yung color niya, ganun pa rin yung itsura ng packaging. Nag-guess niyo ba ako, anak? Nag-guess niyo ba yung ibig ko sabihin? Okay. So, ulitin ko yung 4Ms of operation, manpower, machine, method, and materials. So, tandaan nyo itong apat na to. Actually, itong apat na to, itong 4Ms of operation, dinidiscuss din to sa economics actually. Sa econ nyo, sa applied economics. Nasa economics lahat to actually. Kaya konti lang ang nilagay dito dahil mas may explain pa sa applied economics to. Kung ilan yung ipoproduce mo or kailan mo ba ibabawas yung ipoproduce mong product. Ano-ano ba yung mga materials na ginamit mo? Nandun lahat. So, dito parang kumbaga yung meaning lang nila or yung preview, kumbaga, ng mga 4Ms of operation to. So, tapos na ang topic natin for today. So, ingat kayo. Have a nice day. Bye-bye. Thank you.
Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you din. Bye.